Oke, kan kenaian. Beri senyum, beri senyum. Opo, Congressman. Kinakarga na ho namin yung epektos. Mabuti naman ho kung ganon. Sige, sir. Papalis na po kami. Oh, sakay nyo na sa bangkayan, ha? Ingatan nyo lang. Oh, boss, ayos na. Good. Wala na tayong problema. Naka-team rin na tayo sa lahat. Paano na hinihintay nating order galing kay Colonel? Hindi na natin hintayin yan. Baka makataas pa itong mga to. Sige, doon ka. Ingat lang. Sir, sir, kami. Go ahead. Sir, mukhang napasok tayo ng militar dito. Bakit? May mga scuba gears na nakakalat dito. Siguruhin mo lang. Search the area! Rudy! Thank you.
Damn it! Para ka hindi opisyal! Sugod ka na sugod, hindi ka muna nagpapaalam sa akin! Kung magpapaalam ako sa inyo, sir, makakatakas pa yung mga yon. Tsaka ano ba kinagagalit nyo? Wala namang bulilyasa sa operasyon namin, ha? Wala namang problema. Anong wala? Yung lugar na sinalakay nyo, lugar ni Congressman Velez. Tinawagan niya ako. Galit na galit siya. Ano mo ba pwede akong marilive sa duty sa ginawa mo? Sir, ano kinatatakot nyo? At bakit kayo marilive? Yung congressman na yun ang dapat kabahan dahil sabit siya rito. Ang kayabangan hindi pinag-aaraw-araw. Paminsan-minsan gagamitin mo ang kukote mo. Opisyal ka ng sundalo. Babanggain mo, opisyal ng gobyerno. Kapag ka nagkatiina, sinong malalagay sa ilalim? Sabihin mo sa akin. Sir, ang kaduwagan, hindi pinag-aaraw-araw yan. Paminsan-minsan gamitin mo naman ang prinsipyo mo. Sinasabi mo ba ang duwag ako? Permission to leave, sir. Sabi ko, wala kang bayag, sir. Kotse yan. Kami pa. Gusto ba? Oh, okay na yan, bossing. O, paano mga kasama? Tayo na. Oh, eh, bayad nyo. Magkano ba? Eto eh, 350 plus labor, plus 350 plus labor, plus 3% value, fuck, 500. 500? Oh. Sige, tara. Teka muna. Piso lang to, ah. Gusto mong pagsasapain kita, ha? Ano ka mo, ha? Pagsasapain ka to dito. Inaawad ko nga, eh. Teka, pare. Ano ba problema? Eh,
bossing ay magbayad, piso lang binigay. Piso? Aba, bibigyan ng sukli! Bibigyan ng sukli, bossing! Sukli! Sukli po! Hindi ka kasa dyan, malago ang buhok mo. Huwag ka na sumiksik dyan, halika rito. Ang gagaling mo suntusan pagdating sa bayaran, ayaw nyo. Halika dito, come to papa. Halika, demonyo, halika. Peace tayo, ah. Peace, Lord. Sige, Lord. Gasto! Magbabayad ka o hindi? Magbabayad ng 500, dati dito ko pang 100 para maging 600. Anong 600? Huh? 25? Eh, ba't kanina 500 lang ah? With damage! Ay, magbabayad ha? Gusto mo magbabayad ako? Magbabayad na. Magbabayad ka naman pala eh. Magkano to? 3,000. Okay lang, sige. Nagkarpiyado kami. Sige na! Sige na! Huwag na kayong babalik dito ha! Huwag hindi, pagbubukubi ko pa kayo! Baka tayo magkalimutan, magkano nakuha mo? 2,500. 3,000 yata yung narinig ko. 2,500, bossing! Bilangin mo. 1, 2, 3, 2,500. 2,500. Magkano? 3,000. Commission lang naman eh, ako naman nagpataas ng presyo, bossing eh. Ayan, 2,500 yan, 500 lang. Sa lahat ng negosyo namin. Pahinga ka na. Pansamantala po natin pinuputol ang programang ito para sa isang napakahalagang balita. Limang kabataang drug addict ang nakapit ngayon sa WPD Station 3 at kinasuhan sila ng rape, murder at frustrated murder matapos silang pasukin ang bahay ni Mrs. Putsa Melanie balita. Sabitana. Pinatay nila ang addict. Ilang, patay dito, patay doon. Rape. Ang dalawang anak nito sa dalagita. At ayon po sa otoridad, matapos po nilang pagsawang halayin. Bossing! 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 Ano? Bossing! Aga-aga, ang ingay-ingay mo! Eh, tingnan mo itong headline, no? Si Teniente Salvadorian, pinatay kagabi. Wala palang malino na sospek. Tito Ben, sabi ni Mama, nagpapahinga lang si Daddy ko, kaya pala siya nawala. Ayun siya, kailan pa kaya siya gigising? Maintindihan mo rin ang lahat paglaki mo. Pichela ka na. Baka napapagod na Tito Ben. Gloria. Matututunan mo rin tanggapin ang lahat. Salamat, Ben. Ako bilang ina ay nasasaktan din. Pero hindi ko maubos maisip. Ben, bakit sa dinami-dami ng masasamang sundalo? Bakit ang anak ko pa?
Marami ho talagang katanungan na mahirap sagutin. Pero importante ho, nandiyan kayo. Para tingnan si Gloria at si BJ. Naroon na ako, Ben. Pero ang pinakamasakit na pangyayari ay ang hindi pagkakilala sa tunay na pumaslang sa aking anak. Alam mo, Ben, siguro kung nasa serbisyo ka pa, makakaasa pa ako na magkakaroon ng katarungan ng nangyari sa kanya. Bossing, tigilan na natin itong pag-iinom. Masama sa katawan to eh. Tama ka. Hindi ko kasi makalimutan si Ramon. Sayang siya. Minsan naisip ko, tama yung naning eh. Bakit si Ramon pa? Marami naman dyan. Masamang sundalo. May kasabihan nga tayo, bossing. Ang masamang damo, mahirap mamatay. At may kasabihan pa tayo, bossing. Magbiru ka na sa bagong gising. Huwag lang sa lasing. Lasing na tayo, bossing. Lasing na ako. Umuwi na tayo, bossing. Tara na, umuwi na tayo, bossing. Tara na. Alam mo, meron din akong kasabihan eh. Ano yun, bossing? Ang taong mapilit at makulit, binabalian ng leek. Gusto mo na bang umuwi? Hindi, bossing, inong pa tayo. Walong case pa nga! Gentlemen, we have a big problem here. Hindi nyo ba napapansin na araw-araw ay tayo na lamang ang laman ng dyan? People are rallying against us. Hindi natin sila masisisi, General. Tayo ay nasa katayuan para mangalaga ng seguridad ng ating bansa. Ang kinatatakot nila ay lumalaganap ang drugs at kidnapping. At isa pa, General Vital, hindi lang tayong dapat bigyang sisi sa mga nangyayaring krimen. Dapat din nating i-consider yung mga taong gumagawa ng batas. Masyado nilang binigyan ng importansya ang human rights. But remember, gentlemen, we are not being paid by the government to make excuses. We're specifically here to address that problem. Hanggat nababasa nila araw-araw sa mga pahayagan hanggang dyan sa mga palengke sa balutan ng mga galunggong at tinapa, nakalagay headline, rape, murder, kidnapping. We got to reform our soldiers to bring back the honor and confidence that a people used to give. The man in uniform. Yes. 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 And we should also clean our ranks. Dapat alisin ang mga scalawags na nagpapadumi sa dati ng malinis na pangalan ng organisasyon. Hindi ba? Come in. Carry on. Ipinatawag kita dahil walang malinaw na resulta ang konferensya namin. Marami silang mga suggestions, pero hindi ako masyadong kumbinsido. Kaya siguro, dapat na natin gawin ang dating balak natin. Alin, sir? Eto, pag-aralan mo ito. Pagkatapos, kontakin mo siya. Do your best in trying to convince him.
Good morning. Good morning! What's the problem? Eto kasing kotse ko, may problema yata sa brakes. Bossing, may problema daw yung brake niyo! Alam mo naman, marami tayong ginagawa. Ano uli yung problema? Ito kasing brake ko may problema. Baka pwede mong tingnan. Tingin ko wala namang problema eh. Makinis eh. Hindi yun. Yung kotse niya. Kotse pa? Eh, dalito to naman kasi ako sa inyo. Asan yung kotse niyo? Ayun o. Yun. Doon. Bossing! Yabijis! Ah? Yabijis! Tapakan niya uli ang preno. Tinapakan na, Ben. Preno. Kartada, Jis. Okay. Wala naman palang problema eh. Ha? Magkano ba? Wala. Walang bayad. Aba, hindi pwede yan. Kapag hindi nyo ito tinanggap, hindi na ako magpapagawa sa inyo. Hindi na. Nakakaya naman sa'yo. Wala naman diferensya eh. Sige na, tago mo yan. Oo nga naman, Ben. Kailangan natin to. Tatlong buwan na tayo din naghahapunan. Puro lang tayo tanghalian. Ben, kailangan ben, natin to. Okay lang, sige. Isoli mo. Isoli mo. Hindi, okay lang, sige. Sa'yo na lang, ha. Salamat. Salamat din, ha. Ito may diferensya eh. Thank you. Ikaw talaga. Ang kapal ng mukha mo. Hindi ka na nahiya doon sa babae. Bossing, iba na ang panahon ngayon. Kapag manipis ang mukha mo, manipis rin ang pitaka mo. Pati pitaka mo manipis, eh baka magkasakit ka pa ng cancer. Anong cancer? Cancer sa bulsa. Luko-luko. Halika, Ben. Maupo ka muna. Ikaw talaga, binalot mo pa to. Eh, alam ko namang hopya ang laman nito, no? Ang galing mo talaga manghula, no? Loko. Eh, wala ka namang ibang niregalo sa akin, kundi hopyang ube, hopyang munggo, hopyang baboy, hopyang kapon. Binibiro lang kita. Alam mo namang favorite ko to, eh. Ben, oo nga pala. Bakit ang dalang-dalang mo na pumunta dito? Paano ako dadalas? Eh, ang dalas-dalas yung magalit sa akin ng papa mo. Hindi ko nga malaman kung bakit ayaw nun sa akin eh. Hindi naman ako pandak. Hindi naman ako duling. Nagtataka rin nga ako eh. Siya nga pala, sabi kasi ni Papa, ayaw ko na daw niyang makita dito. Ang ganda ng timing mo. Wala si Papa. Wala namang problema sa akin yun eh, kahit nandito pa siya. Kung ayaw niya ako makita, di ipikit niya yung dalawang mata niya. Pa? Paano naman kung matalisod ako? At napa ako? Baka naman mapilayan pa ako niyan. Nandiyan pala kayo. Oo. Kaya narinig ko lahat yung sinabi mo eh. Iho, sandali lang. Mag-usap nga tayo. May sasabihin din ako sa'yo eh. Iha, sandali lang, ha? O, sige, Papa. Alam mo kasi, Iho. Ikaw bang hampaslo, pake? Ano ba motibong sana ko? Ha? Mr. Miguel, mahal ko si Leia. Mahal mo, pinag-iinteresan mong kayamanan namin. Pag ikaw na ang huli ko pa uli dito sa loob, punararya maglalabas sa'yo. Mr. Miguel, dalaga ang anak ninyo at binata ko. Wala namang batas na nagsasabi na bawal mahalin ng isang mahirap ang isang mayaman. At saka hindi ko kailangan ng kayamanan nyo. Kung walang batas na magpapawal sa'yo. Leia, alis na raw si Ben. Opo, Papa. Don Miguel, huwag niyo paglalaro nito. Baka makalabit ng kapwa nyo.
Sige, Leia, alis na ako. Bye, Ben. Oh, Ben. Tuloy ka. Oh, upo ka. Mabuti naman ang tadalaw mo kami. Naparito lang ho ako para ibigay itong konting tulong sa inyo. Ay, maraming salamat. Nagabala ka pa. Sandali lang, maghahanda ako ng maiinom, ha? Ben, kumusta ka na? Kayo ho siguro ang dapat tanungin ko. Kamusta na ho ba kayo? Mabuti naman kami. Nakakaraos din sa awa ng Diyos. Nagpapasalamat nga ako at di mo kami nakakalimutan, eh. Siyempre naman ho. Alam niyo naman siguro kung anong pinagsamahan namin ng anak ninyo. Tito Ben! Tito Ben! BJ, kamusta ka na? Mabuti po. May pasalubong ako sa'yo. Ito, tsokolate. Marami pa rito. Kamusta na pag-aaral mo? Mabuti po, Tito Ben. Tsaka marami po akong star sa exam namin. Sabi po ni Papa, mag-aral po ako ng mabuti. Very good. Kaya lang po, malalaman pa ba ni Papa yun? Oo naman. Alam mo, dahil ang papa mo, palagi nakasubaybay sa'yo yun. Talaga, Tito Ben? Sabi niya po, palagi daw po akong magpipray eh. Dahil ang mabuting bata, laging nagdadasal. Hoy, Ben! Pag siraan pleno niyo, higa ulit tayo, ha? Eko yung mukha mo sirain ko. Hi! Sira ba yung kotse mo? Hindi. May problema. Ano yun? Gusto ko sana mag-dinner sa labas, pero wala akong kasama. Ayoko, pwede ko. Pagtsatsagaan lang ang kasama. Hindi ikaw ang gusto kong makasama. Si Ben. Paano nangyari yun eh? Hindi mo naman ako kilala. Kilala kita. Kapag hindi ka sumama sa akin, magtatampo ako sa'yo. Sige. Alam mo, nagtataka ako sa'yo eh. Kanina nagdi-dinner tayo. Ayaw mo naman sabihin sa akin kung anong okasyon. Ngayon, nandito tayo. Bakit ba? Alam mo, Ben, ang totoo, gumawa ako ng paraan para magkausap tayo. Ako si Lieutenant Karen Ramos of the Military Secret Service. Anong kailangan mo sa akin? Gusto ko sanang bigyan ka ng trabaho. Kung kinukuha mo ako para bumalik sa serbisyo, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Bakit naman? Ayoko na ng gulo. Buong buhay ko, binigay ko na sa bayan. Mas inintindi ko ang kapakanan ng iba kaysa sarili ko. Wala akong inisip kundi makatupad sa tungkulin. Pero anong kapalit? Sama ng loob. Dahil maraming opisyal na nagbubulag-bulagan dahil sa pansariling interes. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya lunukin. Naintindihan kita, Ben. Marami na rin akong sama ng loob sa sistema ng military. Pero hindi ko iniisip. Kinakalimutan ko lahat yun eh. Dahil may mga mas importanteng bagay kaysa sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Ang kabutihan ng bansa. Ang kinubukasan ng mga kabataan. Pasama ng sitwasyon eh. Kayo ang nasa katayuan para lumutas sa problemang sinasabi mo. Kayo ang nasa posisyon. Kaya niyo yan. Pero Ben, paano mahuhuli ang mga underworld characters kung may mga protectors silang government officials? At paano mahuhuli mga drug lords kung may involved na PNP officers? Sabihin mo nga sa akin. Ano ngayon na binabalak niyo? Isa lang ang pwede maging epektibo. Covert operation. Para malinis lahat ng dapat linisin.
Ayaw mo bang maging instrumento para mawala lahat ang masasamang tao sa mundo? Siguro naman. Alam mo kung ano nangyari kay Teniente Salvador. Ng isa pang mahigpit na kakompetensya. Hindi nga yata ako nagkamali ng pagpili sa'yo, ha? Eh, sir, madali lang naman yung pinagawa nyo, eh. Kung may pagagawa pa ho kayo, sabihin nyo lang. Cool ka lang. Darating tayo dyan. Samantala, mag-relax ka muna. O, eto ang pera. Mag-good time ka. Para maalis yung pagod mo. How's the place? Nice. Ganda rin to, ah. Napahanga mo ako. Ang galing mo talaga. Di naman. Natimingan lang. Alam mo, galing mo pala mag-drive, ah. Ang galing ng timing mo. Alam mo, may napapansin ako. Ano yan? Tayong dalawa lang nandito, eh. Nagbobolaan pa tayo? Buti naman napansin mo rin. Cheers. Cheers. May I have this dance? Sure. Thank you.
Alam mo, ibang nararamdaman ko ngayon. Ano yan? Hindi ka lang mahusay humawak ng baril. Pati ako. Kaya mong hawakan. Hindi ka lang pala sa manubela magaling humawak. Pati ako kaya mong drive. Ang ganda ng music. Pero mas maganda ka. Romantiko ka pala. Si Ben Camo? Kasama ni Karen. Sino Karen? Si Karim! Si paring Karim! Yung Muslim din sa kanto, yung may karinderya. O, basta Tikboy, pag dumating si Ben, pakisabi na lang na puntahan ako sa bahay. Importante kasing makausap ko siya. Oo. Sige, thank you ha. Ang ganda mo, Lea! Ibang klase ka talaga, bossing! Bakit naman? Eh paano? Para ang trend, dalawang ulo mo. Pagsulong mo, si Lea. Pag-atras mo, si Karen. Alam mo, siguro, nung magsabog ng swerte ang Diyos, banyera sinahod mo. Ibang klase ka rin, ano? Inubos mo yung kanin. Oh, huwag ka swapang, ha? Alam mo, ibang klase ka rin, eh. Chismoso ka, eh. Lahat na lang ng ginawa ko, binibigyan mo ng kaulugan. Ikaw talaga, utak mo napakadumi. Bossing, hindi ako manhid. Hindi rin ako bulag. Huwag mo na akong paikutin. Tsaka nga pala, pumunta rito si Lea. Nahanap ka. At ano naman ang sinabi mo? Aba, sabi ko, ikasama mo si Karen. Ah! Huwag kang mag-alala, bossing. Hindi kita hinulog. Ang sabi ko, kasama mo si paring Karim, yung Muslim. Takot mo, no? Eh, bakit niya raw ako hinahanap? Aba, edi sa kanya mo itanong yan. Ako sa sitwasyon nating dalawa. Pag minsan nga naiisip ko na sumama na lang kaya ako sa'yo. Ben! Ako? Parang tatago ka talaga, ha? Ang tigas talaga ng ulo mo, ha? Ben! Papa, please, wag! Ben! Ben! Our aim is not only to eliminate criminals, but to clean the government of scalawags. Siya, I see Congressman Velez. He's a bad politician. Ang pera na ginagamit niya sa eleksyon ay galing sa masama. He is the mastermind of all the biggest kidnapping cases in Metro Manila. Ang mga binibiktima nila ay mayayaman ng chick. He's also heavily involved in drugs. Marami na siyang pinihirapan, kaya dapat na siyang hatulan. Alam mo, Congressman, okay yung privilege speech mo kanina. Kumanga nga si Speaker, eh. Natural. Malapit na eleksyon.
Kailangan mapabilib ko sila. Huwag ka magkilala, Congressman. Number one, supporter mo kami. Sorry po, hindi ko po sinasadya. Ayokong nagugulat ako. Pasensya ka na. Opo, sir. Sige, bata. Malaki ang tip mo mamaya. Salamat po, sir. Excuse me, Congressman. Sige. Diskarte nung bumanat kay Congressman. Matindi. Malinis trumabaho. Sir, sino kayo nagpatira sa kanya? Dalawang bagay lang yan eh. Kalaban niya sa politika o kakompetensya sa negosyo. Kung sa bagay, mabuti naman yung nangyari. De ngayon, mapapasok na natin ang teritoryo niya. Papa eh. Diyos ko, baka lalo magalit sa akin ang papa mo. Papa, hindi naman sama yan ha. Sama ako sa putin ha. Eh parang ayaw yata ni Ben eh. Gusto mo ako na lang. Singles pa ako. Puro kakalukuhan eh. Teka, baka naman nabibigla ka lang sa desisyon mo. Ilang araw ko na rin itong pinag-isipan. At alam ko na ito lang ang paraan para tuluyan na tayong magkasama. Di pa ako handa eh. O sige, di bali na lang. Teka. Aalis na ako. Teka, sandali. Sige na nga. Halika sa loob. Tara, paksala tayong tatlo. Hindi ba delikado yung ginawa nyo? Sana nagpaalam na lang kayo sa magulang niya. Tiyang naman, mayroon ba naman nagtana na nagpaalam? Tsaka kahit na magpaalam kami, hindi pa payag ang ama nito. Gusto na nga akong tudasi nun eh. Nako! Ikaw talaga, Ben. Alam mo, balang araw, matatanggap ka rin ni Papa. Kilala mo naman si Papa, di ba? Ganun lang talaga yun. Matapang pala itong Papa mo. Baka masundan kayo rito eh. Pakatapos, madamay pati ako. Kaya nga ako hindi ng asawa, ayoko ng problema eh. Ay nako, Chang. Relax ka lang. Kayo ko to. Ha? Mamamatay tao lang naman yun. Ay nako. Hindi niya alam pinagbiling ka sa akin ng papa mo. Kuba, mahal ka na lang. Thank you.
Hanapin mo itong taon to. Yan ang tumangay sa anak ko. Pag nakita mo, patayin mo. Siguraduhin mo lang na hindi madadamay si Leah, ha? Sarap pakinggan tumulog ng panga mo, pare. Ang lutong. Sir, talaga po, hindi ko alam. Lamog na po ang katawan ko. Ayaw ko na po. Kung ayaw mo na, sabihin mo sa akin kung nasa si Ben at si Leah. Sir, hindi ko nga po alam. Hindi naman po ako sinungaling reliyoso po aming tao. Bahala ka. Reliyoso ka pa? Apo, kaya nga po nakalunong sa harap niyo. Reliyoso po ako, sir. Ginagago mo ba ako? Kapag hindi mo pinanta sa akin kung saan dinala ni Ben si Leah, tutuluyan kita. Talaga pong hindi ko alam, sir. Kung gusto niyo kumanta ako, sasayaw ako pa kayo, sir. Gusto mo sumayaw, ha? Halika. Pasalamat ka, hindi ako mapatay ng tarantadong pangit. Hoy, sabihin mo kay Ben, kahit saan niya itago si Leah, magkikita kami. At saka sabihin mo sa kaibigan mo, kapag nagkita kami, pinag araw niya. Handa mo yan, ha? Sige, saka na tayo magsayaw. Sino yan? Benito. Sumapinto. Si Ben? Bakit ba ang tagal mo? Liga. Ben. Alis ka na rito. Kami masama pa mangyari sa'yo. Ano? Napanay mukha mo? Ha? Ben? Napanay yung mukha mo? Ay, mamang gumilpi sa akin. Nahanap ka. Samuro din nila si Leah. Papatayin ka raw nila. Leah. Napakabait kong tao, padre. Madali akong kausap. Lahat ng protection, binibigay ko sa inyo. I scratch your back, then scratch my back! General, hindi naman kita kinakalimutan eh. Medyo na-atraso lang ng konti ang para sa'yo. Iyan nga problema eh. Hindi ko malaman kung darating ka o hindi. Nabibigyan ako eh. Meron akong entry sa derby. At ready to fight na aking mga manok. Hindi ko malaman kung magkakaroon ako o hindi. Nababastos ang aking posisyon, pare. Ito ang tandaan nyo, ha? Huwag niyo akong hihiyain. Kung hindi, magbalot-balot na kayo. Sapagkat kung hindi kayo sa bilibid pulutin, buong grupo nyo, sementeryo tataputin. Ang parada ng meron, 330,000. Ang parada ng wala, 165,000. Diferensya, 165,000. Engineer Ramon Lucas, 55,000. Tony Rudy Bergoglio, 70,000. Yan, Arga. Arga, gustahan na kayo. Thank you.
Nagulat na lang ako nung biglang balik ng isang lalaki si General Evangelista. Lalaban sana yung mga bodyguards niya, pero wala silang nagawa. Ang ibig mong sabihin ay isang tao lang bumaril kay General Evangelista at sa mga tauhan niya? Oo, isa lang. Bawat putok nga eh, may tumutumba. Akala ko nga kanina, dilubyo yung dumaan sa loob ng sabungan. Isang katagalan po mga kaibigan, ang maaaring magsalarawan sa nangyari dito ngayon. Dilubyo. Dilubyo? Parang isang dilubyo ang nagdaan sa pinangyarihan ng krimen. Kung saan walang awang pinaslang sina General Evangelista at anim niyang tauhan ng isang hindi pa nakikilalang hitman. Anong dilubyo? Ayos ang pagkakaalam ko sa dilubyo niyan ay walang tigil na pagulan at saka walang patid na pagbaha. Grupo lang ulan at bumaha. Umula ng bala at bumaha ng dugo. Isang buwan pa lang po ang nakakalipas. Mula ng isang pot ang grupong ito sa isang sindikato ng ipinagbabawal na gamot. Ito po kaya ang motibo. Tama po ba o mali ang ginagawa ni Dilubyo? Kayo na po ang humusga. Para sa akin, tama lang yung nangyari kay General Evangelista. Yung mga masasamang tao dapat sinusugpo. Bakit? Naniniwala ba kayo masama nga siya? Eh, bali-balita lang yung naririnig nyo eh. Naniniwala na kayo. Di ba nang pabalitang protector daw yun ng isang malaking drug syndicate? Tama lang nabuti niya yun. Hindi rin tama yun, pare. Para ano pa't may batas tayo kung ganun din ang mangyayari. May kasalanan nga sila, pero husgado dapat ang humatol sa kanila. Hindi yung usinang dilubyo na yun. Bakit? Oh, Ben. Pabili nga ako niya sa kahan sigarilyo. Ah, Malboro. Sigarilyo. Malboro. Mayroon ba Diyos na namamaril? Pero alam mo, pabura ko dun eh. Dun, dilubyo. Tumira na naman pala yung tarantadong hitman, ha? At sabi sa dyaryo eh, matindi ngayon ito ah. Napansin ko nga sir eh, puro malalaking tao sa underground ang kinakana niya. Kaya nga iba na itong pakiramdam ko eh. Kinakailangan siguro magsiguro na tayo. Paano sir? Trabahuin ko na. Puntahan mo si Colonel Zacarias. Matulong ka. Para malaman natin kung sino yung hitman na yan. Sabihin mo kay Mr. Miguel, huwag na siyang kakabakaba pa. Dahil pinakilos ko ng mga bata, hindi magtatagal malalaman din natin kung sino yung nagpapasiklab na yun. Colonel, okay naman yun eh. Pero may ire-request lang sana ako sa inyo. Kapag nahuli niyo yung taong yan, pwede ibalato niyo na sa akin. May gusto lang akong patunayan. Alam ko na kung anong takbo ng isip mo. Nasa sapawang ka doon, ano? Okay dito. Presko. Masarap ang hangin. Hanggang kailan ba tayo dito? Siya nga pala, Ben. Natatanda mo ba yung dating mga opisyal? Sino? Si Colonel Zacarias. Ah, oo. Makakalimutan ko ba naman yan? Siya yung susunod na target natin. Bakit? Involved siya sa iba't ibang drug syndicate. Ang mga drugs na kinukumpis ka nila, imbis sunugin, pinabenta. Involved din siya sa malalaking kidnapping cases. Kailan natin siya i-operate? Ngayon. Nasaan siya? Ayun o. May pinasasabi nga pala si Don Miguel. Kulang na raw ang mga stocks natin. Sabihin mo kay Mr. Miguel, huwag na niyang problemahan yun. Kinausap ko na si Mr. Roy. Dating gawin. Alam mo, Salem, balak ko sana. Minsan sa mga araw na ito, gusto kong kausapin si Mr. Miguel. May gusto sana ako ipasok ng magandang negosyo sa kanya. Eh di, paalam nyo na lang sa akin, sir. Para mapaayos ko yung araw na kung kailan kayo pwede mag-usap. Sige. Pag na-plancha ko na, tatawag ko sa'yo. Sige, sir. No problem. Paano? Sige. Pauna na ako. Okay.
ikaw pala si Dilubyo. Okay! Bagay sa'yo! Believe ako! Huwag na tayong maglaban! Sumama ka na lang sa akin! Titiyakin ko, tatabay ang bulsa mo! Kernel! Hindi ako mukhang perang katulad mo! Mabuti pa, lumabas ka na lang dyan sa tinataguan mo! At gagawin kong alkansya ng balay ang baho ng ulo mo! Yaba mo ah! Kernel! Dedepositohan ko na ng bala ang ulo mo! Talaga nang galing? At ano ba talaga nangyari sa'yo? Lagi ka nalang ginagabi, ah. Di ba't sinabi ko na sa'yo na galing ako sa kaibigan ko? Naghahanap kasi ako ng magandang trabaho, eh. Kaya lang, pagbaba ko dyan sa may kanto, merong nice na tiyan. Di tinulungan ko. Kaso mamibaril pala. Ayan. Napala ng pakelomero. Nataplisan. Eh, bakit naman kasi hindi ka tumuloy sa ospital para magamot tong sugat mo, no? Malayo sa bituka to. Tsaka alam mo, sweetheart, isang ngiti mo lang, gagaling na agad yan. Ikaw talaga, sweetheart. Hanggang ngayon ba naman, binubola mo pa rin ako? Inaalis ko lang ang nervyos mo. Pero alam mo, sweetheart, kapag kasama kita, hindi ako nakakaramdam ng sakit. Ah, ganun ba? Oh, sweetheart, akala ko ba hindi ka nakakaramdam ng sakit? Hindi masakit. Masakit na masakit. Huwag mo na ulitin yun, ah. Tiisin mo na lang. Tiis mo na. Wala na. Wala na sakit. Ang ibig mo sabihin, yan Ben na yan, yan ang hitman na nagpapasakit ng ulo natin? Oo, sir. Siya rin ho ang yumari kay Colonel Zacarias. Kaya pala magaling sa baril. Eh, kaya naman pala mainit ang dugo ko sa hayop na yan, eh. Eh, yan pala magbibigay ng problema sa akin, eh. Sino kaya ang nagpapagalaw dyan? Sir, wala pa ho kaming lead dyan. Pero huwag kayong magalala. Tatrabahuhin ko po. Tatrabahuhin? Ulul! Puro ka daktak eh. Nakaharap mo na eh. Tinakbuhan mo pa. Parang nawawala na tuloy ako ng tiwala sa'yo eh. Sir, hindi ko naman inaasahan magkikita kami. Naubusan lang talaga ako ng bala. Huwag kayong magalala. Sa susunod, paghahandaan ko siya. Dapat! Bago tayo maubos lahat dito. Sandali lang, ha. May kukunin lang ako. Sige. Ah,
Karen! Karen! Sandali lang! Bakit ba? Nung nagpaalam ka sa akin para magpagaling ang sugat mo, pinayagan kita. Dapat pala hindi mo sinabi sa akin kung saan kita pwede makita. Bakit naman? Eh, may girlfriend ka na pala, hindi mo sinabi sa akin. Eh, hindi ka naman nagtatanong eh. Ah, ganon. Bakit? Total, magaling ka na. Let's go back to work. Ito ang huling mission mo. Kilala mo siya? Hindi lang kilala. Kilalang kilala ko siya. Ngayon pa lang, sinasabi ko na sa'yo hindi ko ito kayang gawin. Hindi ko siya kayang patayin. Bakit? Sino siya? Papa ni Leia. Ben, sa trabaho natin, wala tayong personalan. Pinaprotektahan natin ang mabubuting tao. At binabawasan natin ang mga masasama. Masama siyang tao. Mabuting tao ang anak niya. Kaya dapat din nating proteksyonan ang damdamin ng mga mabubuting tao. Eh, hindi naman ang anak ang papatayin mo eh. Ben, nasa dulo na tayo. Dugo at pawis ang pinuhunan dito. At ngayon ka pa atras? Karen, kahit na si Satanas, iutos mo sa akin patayin ko, gagawin ko. Pero si Mr. Miguel, hindi ko kaya. Umarap na lang ng ibang gagawa. Ben! Sigurado ako na alam nila ikaw si Diluvio. Kapag hindi ka kumilos, ikaw ang papatayin nila. Ang ibig mong sabihin? Ikaw si Diluvio. Pero bakit mo ginawa yun? Kung hindi ko ginawa, sinong gagawa? Mahaba na ang sungay ng mga taong demonyo. Dapat ng putulan. Ben, hindi ka hukom. Wala ang karapatang ilagay ang bata sa kamay mo. Karapatan ng lahat ng tao, ang mga laga na siguridad ang paligid niya. At karapatan din ng sino man ang maglinis ng lugar niya. Kung walang kikilos ilang panahon mula ngayon, wala nang matitirang mabuti. Magiging impyerno na ang paligid mo. Paligid ko, paligid natin lahat. Pero hanggang kailan ka maghuhukom? Hanggang kailan ka magtatakong? Si Diluvio, paano kung malanta dyan? Eh di ko naman nakahatulan mga taong sinasabi mong demonyo. Alam na nila na ako si Diluvio. Kaya kita pinatawag dito. Ibig ko ipaalam sa'yo na lalayo muna kami ni Leia. Dahil ayoko siya madami sa gulong to. Saan ka pupunta? Sa Quezon. Sa rest house na pinupuntahan natin doon. Sumunod ka na lang at dali mo lahat ng gamit ko. Eh, saan ba talaga tayo pupunta? Kailangan makalayo tayo dito. Isang malayo naman yun. Basta kailangan makalis tayo agad. Eh, bakit nga, Ben? Saka ko nalang ipapaliwanag sa'yo. Basta't isipin mo, sa kabutihan natin ang gagawin ko. Naintindihan mo? Sige na nga. Balikan na, dali. Hindi ko kayo maintindihan. Bigla kayong dumating, pagkatapos bigla kayong aalis. Bakit ba? Ano ba nangyayari? Chang, saka na lang ako magpapaliwanag. Tatawag ako na lang kayo mamaya. Salamat ho. O sige, mag-ingat kayo ha. Sige ho, salamat ho. Bye-bye. Bye. Sir, umalis na sila. Tayo na. Eh, saan mo ba talaga ako dadalhin? Sa probinsya namin. Anong gagawin natin doon? Huwag ka na magtanong. Basta ang bahala sa'yo. Tayo na.
Sir. Hanapin ninyo. Andyan lang yan. Kung kinakailangang halughugin yung buong terminal, gawin ninyo. Ben, bakit? Huwag kang magpapalata. Sundan tayo. Bakit tuma? Brad, inspection lang. Tayo na! Ano nangyari? Kung sa kaputungan eh! Oh, tangin ninyo! Ba't nagpapunto kayo? Eh, kung tamahan nyo ka lang ako! Huwag kang maniwala sa kanya. Siya ang masamang tao. Ben! Mr. Miguel! Huwag mo nang lokohin ang anak mo! Malalaman niya rin drug lord ka! Hindi totoo yan! Magtiwala ka sa akin. Siya ang masamang tao. Hindi mo kaano-ano yan. Ako ang katugo mo. Halika rito! Ben! Huwag kang maanas! Huwag kang magpapaputok! Papatay ko to! Oy, oy, oy! Walang magpapaputok! Yan ba ang klase ng lalaki sasamahan mo? Ben! Kung ano man ang gusto mo, pag-usapan natin! Huwag mo sasaktan yung anak ko! Papa! Ben, ano ba? Huwag kayo magkakamaling sumunod! Mamamatay ito! Papa! Ben, sakay! Ito tayo! Pasok! Dali! Wala! Sandamukal kasi kayong mga gagoy! Nakalpas tuloy! Lea. Patawarin mo ako kung naglihim ako sa'yo. Pilitan ako ipagtapat sa iyong isang top military secret. Isang covert operative ako. Pumapatay ng mga taong walang karapatang mabuhay. At ang final mission ko, pero hindi ko magawa. Dalayo kita masaktan. Kaya pinilit kong ilayo kita sa Maynila. Noon nga nung makita nila tayo. Ben, nagkukuluhan na ako. Hindi ko alam kung ano na ang gagawin ko. Para maniwala kang hindi kami sinungaling. Ito ang katibayan. Thank you.
masyadong isipin ng mga pangyayari. Lilipas na ng mga problemang ito. Huwag mo intindihin yan. Hindi mo maiaalis sa akin ang mag-alala. Dahil ama ko siya. Kahit gano'n pa siya kasama, mahal ko siya. Pinagkakautangan ko siya ng buhay ko. Para sa akin. Simula nung mamatay ang mama ko, siya na ang umako lahat ng responsibilidad para mapalaki ako. Naniwala akong mabuti siyang tao. Pero yun pala. Nandiyan na yan. Wala na tayong magagawa. Tingnan ko ngayon ang tigas mo! Alam ko kung gano'ng mong kamahal itong kaibigan mo! At alam mo rin kung gano'ng kaimportante sa akin yung anak ko! Ibigay mo sa akin yung anak ko! At makukuha mo itong kaibigan mo! Ben, sigurado ko hindi nila ako sasaktan. Pero sa tikbo, hindi natin alam! Huwag niyo akong... intindin! Tumakas na kayo! Sir, parang hindi nakaka-impluensya yung boss. Lalabas yan! Kayo! Ben, ako lang kailangan nila. Ben! Papa, nandiyan na ako! Papa! Tidak! 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 Tidak!
Nandito lahat ng mga kailangan mo. Para makalayo kayo. Tapos na ang story ni Ben Delubio. Hindi pa ubos ang masasamang tao. Kung mawala man ako, natitiyak ko may papalit pang ibang klaseng dilubyo para humatol sa kanila. I wish you all the best. Thank you. Magkikita pa kaya tayo? Sana wag na. Magkakasala lang ako eh. Friends? Friends. Ben, let's go.